Isang gabi na naman ang kulitin at kasiyahan sa BGC News. Ako po si MC Mwa. Ako po si Lasso Marquez. Ako po si Chad Kinis. And we are the Best Battalion! Mga balitang nakakabungis-ngis! Ito po si Giselle Sanchez para sa BGC News. At ako naman po ay si Candy Pangilinan at para po sa ulo ng mga balita, pasok BGC Patroller Chad Kinis. Welcome mga ka-BGC! Ako po ang inyong BGC Patroller, Chad Kinis. At ito po, meron pong inooperahan kay Doc. Halika, silipin natin ang nagre-reklamo pasyente kay Doc! Ikaw nga! Eto, silipin mo! Napakaganda ng pagkakatahi ko! Ano pa ba nangyari? Ay, teka lang, sino ka? Reporter! Ah, reporter ka! Ako, reporter! Ang bilis nang nakarating, ikakaaway lang namin! Meron talaga, yung mga bataan namin talagang maraming impormasyon kaagad. Nakakalap ko kaagad yun. Sa'yo po si Doc! Ako si Doc! Sa'yo po si Doc! Eto yun, nagre-reklamo! Ano po bang nare-reklamo? Hindi daw magandang pagkakatahi! Eto nga ah, ang ginawa mo kasi sa akin, pinatulog mo lang ako. Hindi kita pinatulog! Ang ganda ng pagkakatahi! Dinoble, pasada ko pa yan, kaya nga bumolga yan ng ganyan kasi ang ganda ng pagkakatahi. Tignan mo, ikaw ba magre-reklamo ka? Tumagilid ka. Ayan, ang daming mga pleats. Oh, ang daming pleats. Ito, may rapos-rapos. Tapos ito, nililip ko pa yan ng mabuti. Saan mo masama doon? Nilaloko mo ko, Doc! Nilaloko mo ko, Doc! Bakit? Ano po bang dapat pinapagawa nyo? Nagpapa-enhance ako dito. Nagpapa-enhance ako. Nagpapaganda ako. Sabi ko, tahiin niya ako. Ayun pala, nagpapa-enhance. Ano pong enhance nyo? Tinahi ko naman! Tinahi, kung hindi ko yan tinahi dito, hindi yan bobolga. Kaya ang ganda ng pagkatahi ko. Tinahi ko naman, sinunod ko naman sa kanya. Sabi niya, tahiin ko. Ayan, tinahi-tahi ko. Nag-pleats pa nga. Eh, Doc, bakit may pleats? Tsaka ba't may lilip? Tsaka may mga rapples? Ano? Kaya ako pinupuntahan ng mga kliyente ko dahil ang galing kong magtahi dahil napapalabas ko talaga yung mga pleats sa rapples. Eh, doktor po ba kayo ng ano? Anong doktor ng ano? Pinagsasabi mo? Eh, di ba ang tawag po sa inyo, Doc? Oy, Doc talaga ang tawag sa... Doc, di ba? Hindi, dahil ang pangalan ko ay Doc. Ang tunay ko pangalan, Doctorino. Ang tawag ko! So, ano po talaga kayo? Eh, sastre! Sastre! Kaya nga ang galing kong magtahi! Ano ka? Pinatulog ako, nilagyan ako ng kusduroy! Pero, okay lang naman po, misis. Napakaganda naman po ng pagkakatahi sa inyo. Hindi ko po kung hindi kayo tinahe, malamang bukang-buka pa yung mukha niyo. Hindi ko ka naiganaw. Pinatihan pa ko, doble tahi, doble pasada. Eh, huwag ka lang nagre-reklamo. Ang ganda ng tahi ko sa'yo. Ikaw gusto mo magpatahi? Ay, Doc, okay lang. Ha? Marami nang nalagay na karayom dito. Okay na ako, Doc. At ano ba? Parang gusto ko matahiin yung mga iba. Ay, Doc, huwag na po. Okay na po, Doc. Ano pong kailangan? Ano pong misis? Ano pong gagawin ko ngayon? Ay, Doc! Nililoko ikaw. Dapat tahiin dyan. Bakit? Ikaw, ang ganda-ganda ng tahi, oh. Anong inaano mo? Ay, mga ka-BGC, hiyaan po natin mag-away si Doc na mananahe. Pero bago po tayo magtapos, isa po munang trivia ang aking iiwanan. Sino po itong napakabait na congressman ng Muntinlupa City na nakachekihan ni Miss Candy Pangilinan sa Table Talk? Clue, RB ang initials niya. At bago po tayo magpunta sa ating bonggang-bongga at sexing weather guru, nako, magpapaalam po muna ako. Ako po si Chad Kinis at halika na po, puntahan po natin ang galaw-galaw bago pumanaw with Miss Giselle Sanchez. Hello everybody! Welcome to Galaw Galaw Bago Pumanaw. My name is Dina Binalikan. Opo, may hugot po ang aking pangalan tulad ng aking buhay, pero I promise Miss Giselle, kaya pumayag siyang mag-guest ako dito sa Galaw Galaw Bago Pumanaw para magturo ng yoga at hindi para magkwento sa aking buhay. Kaya ngayon, I will teach all of you how to yoga because in yoga, you breathe in the good vibes and breathe out the bad vibes. Breathe in the good vibes and breathe out the bad vibes. This is the lotus position. We start with the lotus position. And now we find our center. We are now in our center of peace and calmness. In our lotus position, we are peaceful. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out.
Lotus position. Ba, Lotus, yan ang pangalan ng pinalit sa akin ng aking jowa, si Lotus, na dati niyang kachat lang, ngayon jowa na niya. Buti kung tinotime niya kami, hindi po, kinansel po na ako ng aking jowa. Kinansel ako sa kanyang buhay forever. Aba, para lang siyang Grab driver, nagka-cancel ng walang pakundangan. Bakit tayong mga pasahero, pag nagka-cancel, kailangan may explanation. Pero sila nga, ang mga Grab driver, parang jowa ko, nag-cancel ng walang explanation sa buhay. Breathe in and breathe out. And now we will proceed to our child's pose. Kailangan hindi ako magkwento sa aking buhay. This is the child's pose. Breathe in and breathe out. Ganito po ang aking posisyon no nakita ko at nahuli ko si Lotto sa ilalim ng kama ng jowa ko. Nahanap ko si Lotto sa ilalim ng kama ng jowa ko kasama ng sapatos ng jowa ko at ang kanyang mga brief. Yung mga brief niya na hindi pa niya nilalabhan at tinatapon niya sa ilalim ng kama na sobrang dumi na, pwede nang gumapang. Ayan, nahanap ko si Lotto. Ay! Breathe in and breathe out. Hindi ako magkukwento ng aking buhay. So now we proceed to the downward dog pose. Downward dog pose. Ganyan ang downward dog pose. Para ka lang binabaliktad ang mga sikmura natin. Yan. Parang nung una kong nahuli sila sa Botejo restaurant. Para bumabaliktad ang aking sikmura. Ayan. Nakuhuli ko sila sa Botejo restaurant. Ako samantalang ako dinadala lang sa karinderya. Oh, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Ay, sorry, Miss Giselle, nag-promise pala ako. Hindi talaga ako maglalabas ng hugot ng buhay ko. Ito po, mga kaibigan, mga ka-lockdown, ang cobra position. Cobra, parang ahas, tulad ni Lotus, na inahas talaga ang aking jowa. Alam mo ba kung ano si Lotus sa buhay ko dati? Best friend ko yan si Lotus. Tapos biglang naging ka-checkmate ang aking jowa. Ngayon, jowa na niya. Cobra talaga, ahas talaga. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. Ngayon, balik tayo sa child's pose. Dahil talagang ako ay masusuka na talaga dito. Breathe in, Dina. And breathe out, Dina. You are in a peaceful state. You are in yoga. Ginaturo mo sila ng yoga dito sa galaw-galaw. Bago pumanaw, my name is Dina. Dina Binalikan. And now I will teach you the warrior pose. Kahit warrior pose, kailangan peaceful pa rin tayo. So we breathe in and breathe out. Find your center, find your peace in your warrior pose. Dahil gigirahin ko na talaga yan, si Lotus na yan. Dahil hindi pa yan, ha? Alam niyo ba na inutangan pa niya ako nung best friend kami at hanggang ngayon hindi pa rin niya sinasagot ang aking mga text. Nagde-text ako na nagte-text sa kanya, nabayaran niya na utang niya. Okay lang, sana na agawin niya sa akin ng jowa, pero bayaran niya yung utang niya. Pero walang reply. Hindi nagpaparamdam. Buti pa ang mga multo ngayong November nagpaparamdam. Siya hindi talaga siya nagpaparamdam. Breathe in. Breathe out. And now we proceed to our next pose because we have to find our center and our peace. Ito medyo mahirap. This is called the tree pose. This one, you really need to be peaceful so that you can get it because pag hindi ka peaceful, hindi talaga kaya. Breathe in and breathe out. Dito, this is called the tree pose, or in yoga, it's called the Vrikshasana pose. Kaya yan ang wish ko kay Lotus at kay Jose, mag-Vrikshasana sila. Mga sila, inutangan pa ako, iniwan pa ako, mga talaga sila. And we breathe in. And we breathe out. Hindi ako maglalabas ng hugot. And our last position is the Shavana pose. This Shavana pose is the position that I really want. Kasi gusto ko na mamatay. Gusto ko na mamatay. This is the Shavana pose. You rest like this. Dahil gusto ko na mamatay.
Gusto ko na mamatay sa mga pinagagawa ninyo sa akin. Anong akala mo sa akin, Jose? Eroplano ko? Iiwan mo lang ako sa ere? Gusto ko na nga mag-move on, kaya nga ako yoga ng yoga. Para mag-breathe in at mag-breathe out ko na lang lahat. Pero Facebook yan. Nakakaasar yung Facebook na yan. Palaging may Facebook memories. Palaging nandun ang picture ni Jose. Kasama ko. Kasama pa yung t-shirt na gibini ko sa kanya. Ngayon, suot-suot niya yung t-shirt pero si Lotus na ang kasama niya. Talaga yung Facebook memories na yan, ha? Bakit ganyan talaga, oy? Breathe in. And breathe out. Ito po si Dina. Dina, binalikan ng jowa para sa galaw-galaw, para pumanaw. I'm so sorry, Miss Giselle. Nasabi ko talaga ang hugot ng aking buhay. Hindi ko talaga maiwasan. Hindi ko talaga maiwasan. I'm very, very sorry. Ito na po si Dina. Dina uulit dito sa galaw-galaw bago pumanaw. Hello everyone! Welcome to Table Talk of BGC News! And now, nung mga nakaraan po, iba-iba ho ang mga personalities at personalong inyong napanood dito. Pero ngayon, we have a missionary in Sydney, Australia. Ang pangalan po niya ay Miss Jana Supetran. Hello po! Hello everyone! Hello! Thank you very much po for accepting this interview. Alam po namin na napaka-busy niyo po dyan. Di ba ho? At marami po kayong ginagawa. As a missionary, since 2017, dyan ka na po sa Sydney. Alam ko na nakadepende lamang inyong church sa mga donasyon at mga tulong. Tapos na, sa inyo na, namang ipinapamahagi, di ba po? Sa mga nangangailangan. Po nang manakatira sa nursing home. Dyan dyan pala ho kayo nakatira sa nursing home? Hindi po ako sa nursing home. Pumupunta lang kami doon. Ah, pumupunta lang ho kayo. Napaka-honorable naman po ng inyong adhikain, di ba po? You gave up your career here in the Philippines para makapaglipod sa mga less fortunate people. Diba, iba ho yun eh. When you give up something para to help others, parang iba po yun. Ibang mabigat. Kaya ang tanong po sa inyo, kamusta naman po mga kangaroo dyan si me? Mabuti naman po sila, hindi pasaway, mailap lang sa tao. Ah, mailap sa tao? So hindi sila masyado friendly, mga kangaroo? Ah. Eh, hindi. Ay, yung turuan ba? Lang iba. Kasi tatlong uri yung kangaroo dito. Meron yung parang blue, yung kinakain, meron brown, yung gray, yun yung medyo friendly sa tao. Yung gray yung medyo friendly? Ah. Hmm. Ito ho ay isang medyo, ito ho ang tanong na to. Sigurado po ako pag nasagot nyo ito, baka dumami po ang donasyon sa simbahan ninyo. Mabigat na bigat po ang tanong na ano to. Ano po yan? Nakipagtalo na na ba kayo sa mga kanggap? Yes. Ah, mabuti ko. Ano ang ginamit yung pa? Kaliwa o kanan? Yung tumalon kayo? Pareho. Kanan, kaliwa. Ah, sabay nyo yung ginamit. Ah. Meron po ako isang tanong. Marunong ba ho kayo mag-Chinese starter? Marunong. Ah. Bakit hindi ho kayo makipaglaban sa kangaroo ng Chinese garter para magkaalaman kayo kung kaya nila yun? Mahirap pa natin yung garter dito eh. Ah, mahirap pa natin ang garter sa Sydney, Australia. Nakapos, nabaw kayo kung pindi yan. Nagpunta ho kayo ng Sydney in July 2017, tapos bumalik yata ho kayo. Basta pabalik-balik ho kayo, then umuwi ulit sa Pilipinas, then bumalik ho ulit dyan, then umuwi sa Pilipinas, bumalik na ho dyan, and dito ang lumalabas po sa research namin ay parang mula 2015 ba ho 2017? 2017 ay nandiyan na ho kayo. Di ba ho? Pumunta na kayo dyan, tapos bumalik kayo dito. Tapos nag-stay kayo, tapos bumalik na lang kayo dyan. Di ba ho? Parang pabalik-balik, di ba ho? Kaya, yes. Ang tanong ko lang ho sa inyo, syempre siguro kaya ho kayo nagpabalik-balik kasi ang dami niyong pinag-isipang desisyon dahil it's really life-changing to move to another country and build your life there. Tama po ba? Kaya siguro kayo nagpapakita. Yes, tama ka. Ito ang matinding tanong ko. Mm-hmm. Hindi ba ho kayo nahilo? hindi ako nahilo. Ah, hindi ho kayo nahilo. Saka, nung... Lagi ako natutulog sa airplane. Hindi ho kayo natutulog sa airplane, no?
Hindi ko lagi tulog. Akong tulog sa airplane. Ah, lago akong tulog sa airplane. So, kung nakiyaw yung tulog sa airplane, ito po ang matinig ng tanong ko. Sino ang kumain ng pagkain niyo sa eroplano? Yung asawa ko. Ay, yung asawa niyo. Okay po. Ito, ang isang missionary ay para ring teacher o guro dahil kasama sa mission niyo ay ang maituro o ma-share niyo ang gospel para makapagbigay kayo ng hope at inspirasyon sa mga taong inyong tinutulungan. At bilang missionary po, di ba po, kumbaga volunteer po kayo. Work yan at lahat yan ay work by faith. Tama po? Work by faith yan eh, di ba ho? Ang parang nag hindi nyo alam kung anong susunod na mangyayari. You just walk. Di ba? Walk by faith. Walk by faith. Hindi nyo alam kung saka pupunta at kakarating. You just follow your walk. Tama ho? Kaya ang tanong ko, sa inyong paglalakbay na ito, sa inyong paglalakad, ano ang unang tinatapak nyo? Kanan o kaliwa? Kanan. Kanan na paa. Ah, kaya nasa tamang landas ka. In fairness sa'yo, kasi you're on the right. Okay. At kayo, ano ang madalas yung suot na sapatos? Rubber shoes. Mas rubber comfortable. Shoes. Comfortable ako dun eh. Tama ako sa mga kangaroo, naka-rubber shoes ka. Saludo po ako sa inyo dahil sa inyong pagiging selfless. At sa gitna ng lahat ng lahat na po ito, ng kasamaan dito po sa mundo, ay may mga taong katulad nyo po at iniisip po ang iba sa sarili. Thank you. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano po ang inyong sabong pampaligo? Palmolive. Palmolive. Pwede ba yan? Pwede po, pwede po. Pwede po. Dito po sa table talk, ang lahat ay kumakanta. Kahit po yung mga politicians sa mga naano po na interview ko po, ay pinapakanta ko po ng nursery rhyme sa dulo. At dahil kayo po isang missionary, marami po kayong sheep o tupa na inaalagaan. Tama po. Sabi nga, you're a shepherd and marami kayong sheep. Kaya po, ang kakantahin po natin, isang matindi at nakakabagbag damdaming Baba Black Sheep. Sigurado po po, nakantong ito ng maayos. Marami po kayong matutulungan at nakatumaas na naman po ang donasyon sa inyo. Okay po? Sabay-sabay po kayo. Okay, okay. Kayo lang po kakanta. Gagawin ko lang po ang action. Okay po? Okay. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes, sir. Yes, sir. 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dame. 1 for the little boy who lives down the lane. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes, sir. Yes, sir. 3 bags full. Yay! Maraming maraming salamat po, Miss Jana! Miss Jana, meron ba ho kayong gustong sabihin sa inyong mga sa inyong mga sheep? Yeah, i-message ako sa mga kababayan ko out there. Just don't give up, especially now we have this kind of pandemic. Make sure keep safe and look after yourself and don't forget to pray to our Almighty God. I know someone you have struggled in life, but keep pushing to pursue it. That's why saluting all Pinoys out there working abroad, all the sacrifices they made to earn living, to earn for their families in Philippines. Just keep holding on to God. And He knew what is in your heart desire. And for the Filipino in Philippines, if you have loved one who works abroad, please make sure always check with them and ask them how they have been. It's difficult to be alone and earn to living in foreign country. Make sure to make them feel loved and check with them all the time. Praise God. Thank you, Miss Candy. Salamat po. Hi, kay Kentin. Give po sabihin mo po. Yes. Bye-bye po. Thank you po. Maraming po salamat. Bye-bye. Thank you. Bravo, Candy. Wala ka talagang katulad. Maraming salamat po. And don't forget to like and share kami sa Facebook. Ito po si Giselle Sanchez para sa BGC News. Umulan man ang umaraw. Maraming salamat. At ako suporta kayo sa BGC News. Ito muli si MC Moa. Muli ako po si Lassie Marquez. Muli ako po si Chad Kinis. And we are the best
Batalyon! Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ay si Candy Pangilinan. Magandang gabi! Bye!